Tinangay po ng isang babae ang dalawang cellphone ng isang bed spacer sa lungsod ng Makati City. Ang suspect nagpanggap daw na uupa sa kwarto. Balitang hatid ni Tricia Zafra. Sakuha ng CCTV ng Barangay Pinagkaisahan Makati. Mag-alas 11 ng umaga kahapon nang pumasok ang isang babae sa isang gate. Kwento ng nakatira roon, nag-apply raw na bed spacer ang babae sa pinauupahang kwarto na nasa katabing compound. Private nurse daw siya na meron siyang inaalagaan na matandang Chinese sa Jupiter Street. Bilang paniguro, hininga ng kopya ng ID ang babaeng nagpakilalang Miriam Magsanay, 47 anyos at taga Laguna. Hindi nagtagal, bumalik siya dala ang kopya ng kanyang ID at sinabing tutuloy na siya sa pag-upa. Nakiusap siya na mag-stay muna sa room kasi mamaya pa niya mabibigay yung pera. Yung deposit ko. Ngayon nagtiwala naman kami. Matapos daw magbihis, nagpaalam ang babae sa kanyang mga roommate na kakain lang sa labas. Yun pala, tangay na niya ang dalawang smartphones ng isa sa mga bed spacer. Kwento ng isa pang bed spacer bago ito. Tila, pilit daw silang pinalalabas ng suspect sa kwarto. Gusto niya po kaming palabasin kasi gusto po niya magbihis. Sabi ko naman po, inoffer ko po yung susi ko. Sabi ko, may CR naman po sa baba. Sabi niya, dito na lang ako. Sabi, nahihiya daw siya, mga bilbil daw po niya, baka makita namin. Iniwan ng suspect sa kwarto ang ilang hinubad na damit. Sa CCTV, nakita siyang nagmamadaling lumayo sa lugar, iba na ang suot. Inireklamo na siya sa barangay at iniimbestigahan. Nagpaalala naman ang barangay sa mga may-ari ng boarding house. Alinsunod sa napagkasunduan sa barangay, lahat ng nagnanais mag-board sa lugar ay dapat dinadala sa barangay para sagutan ang isang form. Kahit kasamba, kahit kung ano pa man yan na hindi nyo kilala, pumunta muna ko sa barangay. I by myself, ako mismo mag-i-interview. Paniguro lang. Tricia Zafra, GMA News.